Pagdinig ng Senado kay Alice Guo, hindi pa tinapos. Hirit na executive session para mailahad ng dismissed Banban Mayor ang lahat ng mga hinihing impormasyon, pinayagan na. Imbestigasyon sa mga dating hepe ng Philippine National Police na iniuugnay sa Philippine offshore gaming operators tuloy kahit na sinasabing chismis lamang ito. Vice President Sara Duterte hinamong magbitiw na lang sa pwesto kasunod ng pagtangging ipagtanggol ang budget sa Kamara. Kamara, hihintayin pa rin ang OVP sa plenary budget debates hanggang bukas, September 25. 251 Chinese vessel namataan na naman sa West Philippine Sea. Eskoda Shoal, pinakamarami sa naitala ayon sa Philippine Navy. Presyo ng bigas posibleng bumaba sa 5 hanggang 7 pesos kada kilo sa Enero ayon sa Department of Agriculture. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang mga retiradong hepe ng Philippine National Police sa mga isinwalat na retired Brigadier General at PAG Corps Official Raul Villanueva kaugnay sa umunoy dating PNP Chief na sangkot sa Pogo. Dahil naman sa pag-amin na hindi pa beripikado ang kanyang mga impormasyon, humingi ng paumanhin si Villanueva sa kanyang mga inilahad. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. The Council of Chiefs, composed of former chiefs of the Philippine National Police, strongly condemns the irresponsible statement made by retired AFP Brigadier General, now a senior PAG Corps official, Raul Villanueva, during the Senate investigation of illegal pugos last September 17, 2024. Kinundina ng grupo ng mga dating hepe ng Philippine National Police si PAG Corps Official Raul Villanueva dahil sa pahayag nitong may ex-PNP chief na tumulong umano kay Alice Guo na makalabas ng Pilipinas. Sa binasang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa ng grupong Council of Chiefs, nakasaad dito ang pagkadismaya nila sa akusasyong ito na isang malinaw na paninirang puri sa kanila. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. Although we are now retired, we continuously uphold our integrity to the highest standards and our solemn pledge to serve and protect our country and people. Hinamon din ng grupo si Villanueva na linisin ang pangalan ng mga dating opisyal na hindi sangkot sa issue at humingi ng paumanhin. However, if the information turns out false after validating the report, we hereby demand a public apology, no less, from the same officer. Inamin naman ni Villanueva sa Senado na hindi pa kumpirmado ang mga inihayag niyang impormasyon sa pagdinig. It's just unfortunate, sir, na hindi pa confirmed tong mga initial information. That's why an unconfirmed information is considered not an intelligence data, not actionable at all. Therefore, it is not yet valid. Anya, batid din niya na may hindi magandang implikasyon sa mga dating opisyal ng PNP ang kanyang pagkakamali sa paghahayag ng unverified information. Sa huli, humingi din ito ng paumanhin sa kanyang mga sinabi. I hold in respect yung mga chief PNP natin. Kasi parang AFP din yan, sir. Galing akong AFP. Kadamihan sa kanila naman kilala ko. And I know they have their own legacies. Kaya I qualified it earlier in the last Senate hearing na raw information to. Walang, I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itutuloy pa rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang gagawing investigasyon sa dating PNP chiefs kaugnay ng issue sa Monoy Pogo Payola at koneksyon kay dating Banban Mayor Alice Guo. Ito'y kahit na inamin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na chismis lamang at wala siyang hawak na batayan sa impormasyong inihayag niya sa pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang CIDG ay patuloy na mag-iimbestiga at hindi titigil. So yun yung malinaw kasi hindi naman pwedeng itigil ang imbestigasyon dahil tayo ay ongoing pa lahat ng mga pagdinig sa Senado at sa Kongreso. So marami pa tiyak tayong dapat na malaman. At ang direktiba ng ating Chief Philippine National Police, si Police General Marbil, ay you get to the bottom of this. Hindi ititigil ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isinasagawang investigasyon sa mga nagdaang hepe ng pambansang pulisya. Kaugnay ng isyu ng umano'y pagtanggap ng payola sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo at tumulong sa pagpapatakas kay Alice Guo. Ito'y kahit na inamin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva sa pakikipag-usap kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco na chismis lamang sa intel community ang naturang impormasyon. Paglilinaw ni Francisco, chismis man o hindi, kailangan pa rin itong ma-validate. Hindi lang naman yung statement ni Brigadier Raul Villanueva ang magiging batayan namin. Kumukuha kami ng mga impormasyon sa iba't ibang sektor. May mga open sources tayo. May mga sources tayo na pwede nating makuna ng iba pang impormasyon. Kaya ito ay hindi natin ititigil. Hindi rin ariya maaaring sabihin na walang basihan ang isang impormasyon hanggat hindi natatapos ang isinasagawa nilang investigasyon. So kami naman sa CIDG patuloy yung pag-iimbestiga namin. Tinitingnan din namin yung mga sinasabing chismis kung talaga ito totoo, walang katotohanan. So until then na matapos tong investigation namin na ito at makakuha pa kami ng iba pang impormasyon, saka namin masasabi sa taong bayan na ito ay walang basihan. Pero sa ngayon, patuloy yung investigation na gagawin natin. Sinabi pa ni Police Major General Leo Francisco na hindi lamang ang mga nagdaang Chief PNP ang kanilang iimbestigahan, kundi pati na rin ang ibang kawani mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi tayo titigil dito sa bagay na kasi hindi lang naman ex-Chief PNP yung ating tinatarget. Lahat ng personnel o lahat ng tao sa gobyerno na pwedeng nagkaroon ng suporta, pagtulong kay Alice Guo sa kanyang pagtakas. So hindi lang limitado ito sa PNP. Handa rin aniya nilang sampahan ang kaso si Villanueva sakaling may makita silang paglabag hinggil sa issue. Ang tungkulin ng PNP CIDG ay tingnan ang mga cases, no? Particularly criminal cases. So sa statement ni Brigadier General Raul Villanueva, pinag-aaralan na namin yan dito sa CIDG. At kung may makita kaming paglabag sa ating batas, kaukulang kaso ang ating isasampa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggapin pa rin ng Commission on Elections o COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Dismissed Mayor Alice Guo sakaling muli itong tumakbo sa darating na halalan. Ngunit ayon sa COMELEC, inidisqualify nila ito alinsunod sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Dante Amento. Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Sa pagharap ni dismissed Banban Mayor Alice Guo sa CODCOM ng Kamara noong nakaraang September 19, kasama sa natanong sa kanya kung balak pa ba nitong tumakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay Guo, wala pa siyang tiyak na desisyon hinggil dito. Sinabi naman ng Commission on Elections o COMELEC
na kapag nagpasya ang dating alkalde na tumakbo ay wala silang magagawa kundi tanggapin ang Certificate of Candidacy o COC nito. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay kanilang ministerial duty o bahagi na ito ng kanilang trabaho. Maliwanag sa amin, lahat na magpa-file ng Certificates of Candidacies ay tatanggapin namin kahit anong posisyon. At the same time, kahit anong kalagayan nila sa kasalukuyan, kung sila ay humaharap sa isang kaso o may desisyon sa kanyang kaso, tatanggapin po namin yan. Anya, wala silang kapangyarihan na tanggihan ang COC ng sino mang kakandidato. Pero nilinaw din ni Chairman Garcia, may obligasyon din naman silang umaksyon sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Nakasaad sa desisyon ng Ombudsman na bukod sa dismissal, ay perpetually disqualified o tuluyan ng diskwalipikado si Go na pumasok muli sa pamahalaan. Meron po kaming resolusyon na kung saan ang isang tao kapag mayroong desisyon mula sa Office of the Ombudsman, lalo administratibo at perpetually disqualified to hold public office, ay amin pong kinakancel ang candidacy. Maliban na lang kung makakakuha ng restraining order mula sa Court of Appeals. Samantala, nagpapaalala naman ang COMELEC na sa darating na COC filing na sana lahat ng kakandidato ay galang ang kanilang panuntunan. Partikular na sa bilang ng mga sasama sa maghahain ng COC na dapat apat lang kapag senador at party list system, habang tatlo naman sa ibang mga kakandidato. Mga kasangbahay, ito yung magiging venue no ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC, partikular ng mga national candidates tulad ng senador at party list. Kaya inaasahan natin sa araw mismo ng paghahain ng kandidatura, itong buong lugar na ito ay mapupuno ng mga tao. No? Kaya paalala ng COMELEC sa mga kakandidato na sumunod doon sa tamang bilang ng mga pinapahintulutan lang nakasama ng isang kandidato na hanggang apat na katao. Tiniyak ng COMELEC na wala silang pipiliin at palalagpasin na kakandidato sa rules na ito. Sana po sundin sapagkat mahirap po makipagmatigasan o kaya pag pinanindigan namin na talagang ito lang ang pwedeng pumasok, magkakapahiyaan pa lang po tayo. So sa para po maiwasan yon, piliin na lang po kung sinong pwedeng isama. Nakatakda ang filing ng COC para sa national and local elections mula October 1 hanggang 8. Samantala, sa Bangsamoro parliamentary elections ay sa October 4 hanggang 9. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-monitor umano ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang lugar si Attorney Harry Roque noong Biyernes, September 20. Gayunman, hindi na nila inabutan ng puntahan sa lugar. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, nakaalis agad ang dating presidential spokesperson bago pa dumating ang arresting team. Tiniyak naman opisyal na hindi tumitigil ang CIDG sa paghahanap kay Roque. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Immigration upang alamin kung nakalabas na ito ng bansa. Binabantayan natin to at sa kasamaang palad nung Friday, hindi nila ito naabutan. So nawawala na lang. So may mga impormasyon tayo na andon pag dumarating yung ating mga tao dahil ito ay hindi kaagad natin napapasok. Mga ito exclusive na mga places. So talagang medyo nalilate yung ating personnel. So yun yung hindrance natin na or gap na experience sa paghanap kay Attorney Harry Roque. Hinamon ni House Assistant Majority Leader Representative Jill Bongalon si Vice President Sara Duterte na magbitiw na lang sa posisyon kung hindi nito gagampanan ng trabaho na ipagtanggol ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sa kabila ng hindi pagsipot ni VP Sara sa plenaryo ngayong araw, binigyan pa rin ng House of Representatives ng hanggang bukas, araw po ng Miyerkules, ang pangalawang pangulo o sino mang authorized representative nito na dumalo sa huling araw ng pagtalakay ng panukalang budget proposal. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down.
Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng sinumang authorized representative nito sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng OVP para sa 2025. Halos alas 3 na ng madaling araw ng Martes, September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi na isa lang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa inihiing pondo, dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Kaya hamon ng ilang mambabatas, magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the vice president. Well, that's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun eh, trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Samantala, handa pa rin namang maghintay ang House of Representatives sa OVP hanggang bukas, araw ng Miyerkules, September 25, ang huling araw ng plenary deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. Sakaling hindi na naman sumipot si VP Duterte, hindi pa rin tiyak ang mga mambabatas kung ano ang mapagkakasunduan ng mayorya sa plenaryo kaugnay nito. We will extend all courtesy and leeway, and kung necessary, magpupuya tayo para lang antayin siya. Kaso lang ang mahalaga, huwag naman po natin i-disrespect yung proseso dahil bahagi po talaga ito ng demokrasya. Bagaman aminado ang mga kongresistang naapektuhan ng pagdinig ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill, hindi naman ito magiging dahilan upang magkaroon ng re-enacted budget ang pamahalaan para sa susunod na taon. The budget process of Congress is slowing down to accommodate the certain personalities to appear, to be heard, to be fair, to be lenient. And I think the leniency afforded on this procedural issue will have its limit, and we will not sacrifice the budget for the sake of this, you know, procedural lapse. Naninindigan naman ng OVP na ipinauubaya na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng panukalang pondo nito para sa 2025. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa National Printing Office o NPO na ang dalawang printing machines galing sa South Korea na gagamitin sa pag-imprenta ng 73 million na mga balota para sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kaya nitong mag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw. Bawat makina na gawa sa Estados Unidos ay nagkakahalaga ng 300 million pesos. Kung ito ay para sa balota lang, ma-accomplish na po yung commitment sa atin ng Miro system. Kaya lang, baka pwede magamit din siya sa ibang bagay, and therefore, pwede namin pakiusapan ang Miro, lalong-lalo na sa ating pong voters education. Baka pwede magamit. Sayang naman po, ganyan kagandang makina, ganyan kamahal na makina, pagkatapos pang balota lang. Sa October 25, magkakaroon ng formal turnover ng mga makina sa COMELEC. Sisimula naman sa huling linggo ng Disyembre ang pag-imprenta ng official ballots na gagamitin sa halalan. May timetable kami para doon sa printing, and with this new machine, sabi nga ni HP, mapapabilis, mapapaaga, and we're very, very confident that we can meet the target. Dinagdaga ng US ang pwersa militar nito sa Middle East sa gitna nangyayaring girian sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Samantala, nagbabala ang Israel sa mga nais na saktan ang bansa na hindi nito hihintayin ang panganib at gagamit ng preemptive strikes sa mga kalaban. Ito ang balita ni Sonicos. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah.
For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Direktang binabalaanan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga mamamayan sa Southern Lebanon ngayong araw na lumikas dahil sa posibleng pagtaspa ng bilang ng missile strikes ng Israel dito. Sa isang phone call sa pagitan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant kahapon, inihayag nito ang commitment ng Amerika sa self-defense ng Israel mula sa pag-atake ng Hezbollah. Makabalik ang mga nailikas na mamamayan mula sa Northern Israel at ang kahalagahan ng diplomasya upang maiwasang lumalapa ang sitwasyon. Nitong Lunes, nagpalipad ng daan-daang missiles ang Israel sa Southern Lebanon, Eastern Bekaa Valley at Northern Region malapit sa Syria. Gabi ng Lunes, inatake din ng Israel ng airstrikes ang southern suburbs ng Beirut, Kapitolyo ng Lebanon. Sa isang off-camera media briefing ngayong araw, inihayag ni Air Force Major General Patrick Ryder na bagamat sapat ang US personnel at armaments sa rehiyon, nagpadala na ang Pentagon ng dagdag na puwersa upang mas lalo masiguro ang seguridad ng US troops at Israel. Dagdag pa ng Pentagon, hindi dapat makilamang sinumang third-party actors sa nangyayaring conflict sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kabilang sa puwersang militar ng US sa Middle East ngayon, ang Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group, fighter aircrafts at air defenses. Samantala, nilinaw ni Netanyahu na sisimulan na nito ang preemptive strategy upang wakasan ang kakayanan ng kalaban na atakihin ang Israel. למי שעדיין לא הבין, אני רוצה להעביר את מדינות ישראל. אנחנו לא מחכים לאיום, אנחנו מקדימים אותו. בכל מקום, בכל זירה, בכל עת. אנחנו מחסלים בכירים, מחסלים מחבלים, מחסלים טילים, ועוד ידינו נטויה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו וביתר סט. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng United States government na mamahagi ng libreng COVID-19 testing kits sa kanilang mga residente ngayong papasok na respiratory virus season sa kanilang bansa. Ayon sa U.S. government, bawat household ay maaaring mag-order ng libreng home test kits simula ngayong katapusan ng Setyembre. Kinakailangan lamang na mag-fill out ng form sa covid.test.gov website para maka-avail ng libreng testing kits. Ayon sa U.S. Department of Health and Human Services, malaking tulong ang maagang pag-test upang maagapan ang paglala ng sakit at maiwasan na makapaghawa ng virus, lalo pa ngayong nalalapit na ang year-end holiday gatherings. Murang bigas. Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang maupo sa pwesto. Kaya patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maibaba ang presyo nito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas, so pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Posibleng bumaba ng 5 to 7 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas pagsapit ng Enero. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang pagbaba ng presyo ng bigas ay bunsod ng pinababang taripa at mababang halaga nito sa ibang mga bansa. Ngunit ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang galaw ng rice prices ay nakadepende pa rin sa pandaigdigang merkado. But it all depends on what world prices will look like, no? Kasi we mimic naman world prices din eh. Sa pulong sa Malacanang, ipinahayag din ng Pangulo ang kumpiyansa sa pagbaba ng presyo ng bigas gaya ng nararanasan ngayon ng ibang ASEAN countries tulad ng Thailand at Vietnam. Ang bigas ang isa sa mga may malaking kontribusyon sa nagiging galaw ng inflation. At kasunod nga ng pagbaba ng rice prices, nakikita na rin ng administrasyon ang pagbagal ng inflation rate.
The good news is that inflation is on a downward trend. Last year, inflation was about 6.1%. Today, we're roughly at 3.3%. We expect inflation to go down to 2.5% by September. Ayon sa Agri Department, may ginawa na rin silang hakbang upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. A lot of investments are now being made, no, for post-harvest, like cold storages and rice processing systems that will help lower the price of goods sa consumers but increase farmer income. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Minamadali na ng Department of Agriculture ang pagbabakuna sa mga baboy kontra African swine fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, inaasahan na bago matapos ang taon ay makukumpleto na ang pagbili ng 600,000 doses ng ASF vaccine. Nais ng DA na makatutok na sa repopulation ng baboy sa susunod na taon. The schedule for the award for the next 450,000 doses is on October 10, of which we will take delivery of 150,000 doses by then. But we hope to complete the procurement of 600,000 doses by end of December this year. Muling nagsagawa ng pagdinig ang Senado kaugnay ng ilang issue na kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Wapping. Kinwestiyon ng mga senador ang koneksyon ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay kay dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. Isang testigo naman ang humarap sa Senado laban sa pahayag ni Mayor Calugay. Samantala, pumayag na rin ang Senado sa hiling ni Alice Guo na executive session. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang lumabas na koneksyon ni dating PNP Chief Acorda sa pagdinig ng Senado kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO? Monica, inang larawan ang ipinakita ni Senador Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Equality. Makikita dito si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na kasama ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo at nagpakuha ng litrato kay dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Ayon kay Mayor Calugay, binisita lang nila si Acorda dahil gustong magpakuha ng litrato ang mga kasama niya sa nooy bagong PNP chief. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating chief of police po ng Suwal, Ma'am Chair. Sino po ang dating chief of police? Si General Acorda po. Sa Suwal? Opo, Ma'am Chair. Hindi ko alam yun, ah. And saan po itong kinuhang letrato nung sabi nyo pumasyal lamang kayo? Saan ito? Sa Camp Crame po. Sa Camp Crame. Okay, tama ba na unang mga araw nila iyon bilang Chief PNP? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kung unang araw po, Ma'am Chair. Tinanong din ni Senador Antivero si Alice Guo at Cassandra Leong kung nalalaman nila ang dahilan ng pagsama ni Wesley Guo, ngunit itinanggi nilang may alam sila kaugnay nito. Maging si Tony Yang na isang negosyanteng itinuturing konektado rin sa operasyon ng illegal POGO, may larawan din kasama si Acorda noong hindi pa siya PNP chief. Paliwanag ni Yang, kilala lang nito ang maging ang iba pang mga dating PNP regional officers sa Cagayan de Oro City dahil sa seguridad ng kanilang negosyo. Samantala, iniharap naman ni Senador Ontiveros ang isa pang kasama sa naturang larawan na si Roderick Carolino, ahente ng isang construction supply. Tumistigo ito na nakikipagtransaksyon si Mayor Calugay para sa negosyo ng pamilya ni Alice Guo. Ngunit ayon sa mambabatas, taliwas ito sa nauna ng pahayag ng alkalde na tumangging may business transaction sa pagitan nilang dalawa ni Alice Guo.
si Ma'am Cheryl po yung unang katransaksyon ko. Mm-hmm. Kaso nahirapan po ako sa pagkikipag-transact sa kanya dahil mm-hmm. hindi niya po kabisado mm-hmm. yung mga sizes po ng bakal. Okay. So si Mayor po mismo yung kausap ko about po sa mga quantity mm-hmm. at saka sizes po. Dahil sa mga panibagong impormasyon na lumabas sa pagdinig ng Senado ngayong araw, sinabi ni Senador Ontiveros na hindi pa ito ang huling pagdinig ng komite kay Alice Go at iba pang mga resource person. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Bago matapos ang pagdinig ng Senado, pinayagan na rin ng mga senador ang executive session na unang hiniling ni Alice Go. Umapila si Go dahil nais nitong kasama ang legal counsel nito, kabilang na si Attorney Stephen David. Ngunit pagkalaunan ay pumayag na rin ito sa executive session kahit wala ang iba nitong legal counsel. Monica, kanina ay tinapos or tinanong din ni Senador JV Ejercito si Alice Go kung para sa kanya ay guilty ba siya sa lahat ng mga ganitong operasyon. At sagot naman ni Alice Go ay hindi siya guilty. Tinanong ulit ito ni Senador Ejercito kung may mas guilty pa sa kanya o kung may mastermind nga ba. At ang sagot ni Alice Go ay sa tagal na ng kanilang investigasyon, particular na sa ilalim ng komite ni Senador Ontiveros, ay alam na nila kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, nabanggit ba ni Mayor Kalugay kung gaano kalapit ang kanilang relasyon, no, kay dating PNP Chief Acorda? Dahil ang sinasabi niya, no, na ito ay dating hepe o chief sa Suwal. Pero duda natin na kahit sinong individual mula sa Suwal ay maaaring pumunta na lamang sa Camp Crame at mamasyal doon at kumuha ng litrato kasama si dating PNP Acorda, PNP Chief Acorda. Monica, yan din ang kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada mismo kay Mayor Kalugay kung ano yung iba pa nilang relasyon sa pagitan ni Mayor Kalugay at ni dating PNP Chief Acorda Jr. At sinabi nga rin gaya nga ng sinabi ni Mayor Kalugay ay ito ay dati niyang PNP Chief or rather PNP Police Chief doon sa kanilang lugar sa Suwal, Pangasinan at wala na siyang idinagdag pa na iba pang mga impormasyon. Ang sinasabi lang nila, nagpunta siya doon sa Crame para lang magpakuha ng litrato dahil iyon ay kagustuhan ng mga kasama niya. Monica. Alright, maraming salamat. Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Senado. Inalis na ng Senado ang contempt order kay Sheila Guo. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, ibibigay na nila sa Bureau of Immigration ang kustodiya sa kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo. Alinsunod ito sa mission order ng kawanihan laban sa kanya. Samantala, hindi naman nakarating ang 7 co-accused ni Alice Guo na sumuko sa National Bureau of Investigation kahapon. Inihayag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na mayroon silang tinitingnan mga dating miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU sa Tamayong, Davao. Kaugnay ito sa isinasagawang investigasyon sa umano'y Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroong mga reservists at dating police na miyembro ang sinasabing Angels of Death, kaya't masusi nila itong iniimbestigahan. Marami tayong inimbestigahan yan dahil yung mga history, previous history, so yung mga na-train na sabihin nating dating CAPGU, tinitingnan natin yon kung sila ay kasama sa Angels of Death. So matatandaan natin kasi na
Dati sa barangay Tamayong may Capgo detachment diyan. So tinitingnan natin kung ito ay kasama ba sila. So nakikipag-ugnayan kami sa ating Philippine Army at sa military kung ano ang naging istorya nitong Capgo detachment na ito sa barangay Tamayong. Sinabi rin ni Francisco na pinag-aaralan na sa ngayon ng CIDG kung maaaring gawing testigo ang isang miyembro umano ng Angels of Death na hawak ngayon ng Davao Police. Ang Angels of Death ang sinasabing ginagamit ni Hiboloy na panakot sa mga biktima nito upang huwag magsumbong sa mga otoridad. Mas dumami pa ang mga barko ng China na namataang umaaligid sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, umaabot sa 251 Chinese vessels ang nakita sa iba't ibang bahagi ng WPS at pinakamarami sa mga ito ay nasa Eskoda o Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Navy, ito na ang pinakamataas na bilang ng mga barko ng China na naitala ngayong taon sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Muli na namang tumaas ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng Philippine Navy, umabot sa 251 ang Chinese vessels na namataan mula September 17 hanggang kahapon. Mas marami ito kumpara sa 157 na naitala noong nakalipas na linggo. Ito na ang pinakamataas na bilang ng Chinese ships na namonitor ng sandataang lakas mula nang mag-umpisa ang kanilang monitoring sa galaw ng Chinese sa West Philippine Sea. Naobserbahan ang muling pagdami ng puwersa ng China mahigit isang linggo matapos mapilitang umalis ang BRP Tire sa magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Eskoda Shoal. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalitaan ng Philippine Navy sa isyu ng West Philippine Sea, posibleng nagpadala ng mas maraming bantay ang China dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Not only the weather, there are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down. After the disturbance is passed, it increases. Sa na-monitor na Chinese forces, kapansin-pansin ang pagkukumpulan ng marami nitong Coast Guard vessels at Navy ships sa Sabina Shoal. Nakapaligid rin ang mga barko sa inaangkin nilang bahura sa Ayungin Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na umabot ng mahigit 200 ang barko ng China. It's the first time we have monitored that number close to Sabina Shoal. The number 11 warship is in Sabina Shoal, 16 Coast Guard and 55 Maritime Militia. I don't want to speculate on their presence. It is within the force projection capability of the entire South Sea Fleet. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng Philippine Navy na hindi pa rin kontrolado ng China ang Sabina Shoal. Malaya rin anila na nakakapagpatrolya ang mga barko ng Pilipinas doon, pati na sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng pinagtatalunang West Philippine Sea. The mere fact that the AFP, the Navy, the Air Force and the Army could continue performing our mandate. We continue sailing the seas and flying the skies, not only the AFP but also the other government agencies, it only indicates that nobody has control of that vast expanse of water in the South China Sea. Samantala, sa ulat naman na may Chinese research vessel na umaaligid umano malapit sa Palawan, sinabi ng Philippine Navy na idineploy na sa lugar ang isang Coast Guard vessel at tatlong barko ng Navy, subalit hindi umano nila naabutan ang sinasabing barko ng China. Yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and three Navy ships to check on the reported presence of this research vessel. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction from the last reported position. Iniulat din ng Philippine Navy na dumating na sa bansa noong isang linggo ang dalawa pa nitong bagong fast attack interdiction craft missile platform mula sa Israel. Pandagdag ito sa anim na fast attack crafts ng Philippine Navy na ginagamit sa high speed operations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ng National Security Council na malaking hamon sa ngayon ang kakulangan ng mga barko na magbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, naghahanda na ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets na mas magpapalakas sa pagpapatrol sa karagatang sakop ng bansa. Mula sa Subic Bay, Zambales, ito ang balita ni Nestor Torres live. Magandang gabi, Nestor. Anong klase na assets ang planong bilhin ng pamahalaan at anong security force ba ang gagamit dito? Ito ba'y PCG lamang o kasama rin dito ang Navy? Sa ngayon nga ay yung mga kasama rito yung PCG at Navy doon sa mga asset na planong bilhin ng pamahalaan, particular nga itong mga barko na paglayag na magagamit sa West Philippine Sea. Ngayong araw ay nagtipon ang mga maing isda sa Santa Cruz at Masinloc sa Zambales kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang sila ay makapagpahayag ng saloobin sa kanilang mga karanasan at problemang kinaharap sa pagpalaot sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay ASIC Malaya, sa ngayon ay nagpaplano na ang pamahalaan ng mga hakbang na gagawin para mapalakas ang pagpapatrolya sa karagdagang sakop ng Pilipinas, sa karagatang sakop ng Pilipinas. Importante po sa ating pamahalaan na makabili pa ng maraming karagdagang barko, makabili ng mga karagdagang eroplano, makabili ng iba pang mga kagamitan at makapagdagdag ng mga Coast Guard Navy personnel para mas mabantayan natin ang ating mga karagdagan. Bukod sa karagdagang barko at eroplano, plano rin ng pamahalaan na bigyan ng radio communication system ang mga mangingisda upang agad silang matrack ng mga otoridad at agad din makatawag ng tulong sa talakayan. Inilahad ng mga mangingisda ang kanilang karanasan sa tuwing sila ay pumapalaot sa dagat, partikular malapit sa Scarborough Shoal. Wala pa yung China dyan, malaya po kami mga Will. Nung nandyan na yung China, nagkaroon na po kami ng kaba. Kasi doble na po yung binabantayan namin, yung bagyo. Bago ngayon, nadagdagan pa ng China na hinihigpitan kami doon. Lagi kami tinataboy doon sa pinanghuhulihan namin ng isda. Sana po mabigyan tugon po yung hinihiling po namin na kami po ay matulungan tungkol po sa solusyon dyan sa West Philippine Sea po. Ang gusto po namin na maging malayo po sana ang maing isda na makapunta sa malapit sa Scarborough Shoal. Kasi yan po ang shelter po ng maing isda ng Subic. Tiniyak naman ang Philippine Coast Guard na nakahanda silang magbigay ng proteksyon sa mga maing isda. Sinabi ni PCG spokesperson Jay Tarilla, tuloy-tuloy ang kanilang rotational deployment sa kasamang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang agad na makapag-responde sa oras ng pangangailangan. We complement no ang kakulangan ng barko ng BFAR at ang kakulangan ng barko ng Philippine Coast Guard. So it's a rotational deployment between these two agencies. Kapag nandoon ang Coast Guard, pahinga muna ang BFAR. At kung aalis kami, BFAR vessels naman. And then we also support ang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas ma-encourage natin ang mga maingistang Pilipino na maglayag sa Bajo de Masinloc and any other parts of the West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng ayuda, no, ng fuel, grocery packs, and even essential supplies para mas mapatagal yung pangingisda nila. Bukod sa pagbabantay, nangako ang PCG na tuloy-tuloy pa at pa rin ang pagbibigay ng mga ayuda, langis at iba pang essential supplies sa mga mangingisda. Diyon na sa 150 na ng mga mangingisda ang dumalo sa kauna-unahang kongreso ng mga mangingisda na isinagawa ngayong araw. At sa pangungunan ng NSC at PCG kasama ang BPAR at Department of Social Welfare and Development na nagkaloob ng 10,000 pisong na ayuda sa kanila. At yung ating latest live mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, June. Nestor,
Kailan ba yung procurement ng sinasabing mga bagong assets na yan na gustong mabili ng pamahalaan? Ito ba ngayon taon pa ba ito? Hahabol pa ba ito ngayon taon? O sa 2025 na yan, Nestor? At kailan ang target delivery niyan? Umaabot ba ng ilang buwan niyan o taon, Nestor? Jun, ito kasi yung mga barko, ito yung lima na malalaking barko na pinangako ng Pangulo nung nakaraan pang taon. At ito nga ay inaasahan na sana ay mapagkaloob na sa lalong madaling panahon. Pero hindi pa sinasabi kung ngayong taon yung pagkakaloob, yung 97 meters na barko ng Pilipinas na idadagdag na maaaring mag-ikot dun sa area ng West Philippine Sea, Jun. Ibig sabihin pala, nasa proseso na ito, Nestor. Hindi ito bibilin pa lang, hindi pwedeng malapit nang i-deliver o paano ba yan, Nestor? Sa ngayon, on the process pa ito at yung inaantay na lang natin kung kailan ito magagawa at matatapos para at least ay malaman natin kung kailan ito ipagkakaloob o magagamit dito sa lugar ng West Philippine Sea. Pero sa ngayon, wala pang sinasabi ang PCG ukol dito kung kailan ito matatapos at kung kailan din magagamit. Oh, yung ayudang ipinamimigay ba sa mga mangisda, 10,000 narinig ko kanina, nabanggit ba ng mga mangisda kung hanggang saan lang makakarating yon, ilang linggo lang ba yun nila yon? Kasi nga nahihirapan sila, sabi nila, na makapasok talaga doon sa Scarborough Show. Jun, ayon din sa kanina, nabanggit din, yung 10,000 ay pwede nilang magamit sa pagpapagawa ng kanilang mga bangka at maaari din nilang magamit sa kanilang pangkabuhayan at maaari silang makapagana buhay para na rin kumita yung mga pamilya ng mga mangisda na pumapalaw din dito sa dagat. Jun. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Subic Bay, Zambales. Inilabas na ng Department of Education o DepEd ang flexible guidelines nito sa pagpapatupad ng matatag curriculum. Ito ay upang tugunan ang mga hamon na hinaharap ng mga guro at maging ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad ng ilang mga paaralan sa bansa. Ito ang balita ni Jedne Resina. So in short, medyo mababawasan, no, yung bigat ng trabaho ng ating mga teacher, no? Kasi hindi na kailangan maraming sections ang hahawakan, checkan, babasahin ng mga exercises, no? At i-analyze, no, individually ng ating mga guro. Matapos ang konsultasyon ng Department of Education sa ilang teachers group at principal ng mga paaralan sa bansa, nagkaroon ng pagbabago sa implementasyon ng matatag curriculum. Nang pasimula ng nasabing curriculum, ay 45 minuto kasi ang nakalaan sa bawat subject. Bukod dito, obligado pa ang mga guro na magturo ng 6 na oras sa isang araw na anila katumbas ng 8 section o subject kada araw. Kaya hiling nila na ito ay mabawasan dahil masyado itong mabigat sa dami rin ng mga batang kailangang asikasuhin, bukod pa rito ang kanilang lesson planning. Nahirapan sila kasi dire-diretso everyday hanggang 5 times a week. Nahirapan sila lalo na kung ang load nila ay kunyari 4. So kung kayo nga mga newscaster, pag nag-start kayo ng 2 oras, lalabas na yung dila nyo. Ang teacher everyday nagsasalita 5 times. 5 hours and 30 minutes. Contact time yun eh. Ayon kay Teacher Amabel Villanueva, Department Head ng Araling Panlipunan sa Caloocan High School, mababawasan ng bahagya ang load ng mga guro dahil sa inilabas na revision kaugnay sa implementasyon ng matatag curriculum. Dito sa ginawang memo, I think that is DepEd Order number 12, mas mainam. Tinanggal yung NMP, no? It's up to us, na-approve ng superintendent from 45, gagawin mo lang 40 minutes para magkasya na hindi ka naman uuwi ng masyadong huli. Base dun sa schedule na binigay, merong sample schedule na binigay ng division office, medyo maganda na siya. Kasi malaki na gagawa din yung pagkawalang 30 minutes, no? Kasi mag-a-adjust lahat, ma-adjust lahat yung schedule, no? Kaya yun ang pinili namin. Kaya ngayong araw at sa kinabukasan, magkakaroon ng lock session o meeting ang mga guro sa nasabing paaralan upang ma-orient sa schedule na iaangkop sa bagong baba na DepEd order. Kaugnay nito, ayon kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nagkaroon din naman ng training ang mga guro para sa nasabing curriculum.
as per curriculum, no, ang binigyan ng training ay yung mga magtuturo, no, ng mga subjects, no, o yung mga grade level, no, na nandoon sa first phase of implementation ng matatag, no. At yan ay grades kinder, grade 1, grade 4 and grade 7 lang, no. All the rest ay hindi pa naman siya kasama, no, doon sa pagbabago ng curriculum natin. Simula sa ikalawang quarter ng school year 2024-2025, maaari nang ipatupad ng mga paaralan ang binagong guidelines ng Kagawaran ng Edukasyon pagdating sa pagpapatupad ng matatag curriculum. Layo ng DepEd Order No. 12 Series 2024 na magpatupad ng ilang mga pagbabago sa kasalukuyang curriculum upang mapagaan ang pasanin ng mga paaralan at guro. Gagawing flexible, no, yung time allotment. So hindi na lamang ito 45 minutes, no, as earlier ordered, no, kundi magkakaroon na ng pwedeng 45, pwedeng 50, 55 or 60 minutes, no, for per subject, no. So ganoon na siya, no, hindi na siya isang option lang. So schools, no, may opt, no, to choose, no, ano yung doon sa mga options na yun, no, sa ang pwede nilang gawin depending, no, on the situation of their locality or their school. Unang option ay ang lahat ng learning area kasama ang English, Mathematics, Science at Good Manners and Right Conduct o GMRC o Values Education ay ituturo sa loob ng 45 minuto bawat isa sa loob ng 5 araw. At ang Homeroom Guidance Program ay ituturo sa loob ng 45 minuto isang beses sa isang linggo. Para sa ikalawang option, ayon sa bagong kautosan ng DepEd, ang lahat ng areas of learning ay ituturo sa loob ng 55 o 60 minuto. Ito ay ituturo 5 beses sa isang linggo, habang ang homeroom ay bibigyan ng alokasyon na 45 minuto isang beses sa isang linggo. Ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan o Technology and Livelihood Education o TLE, Music Arts, Physical Education and Health o MAPE, Araling Panlipunan at Filipino ay ituturo naman ng 4 beses sa isang linggo. Pagdating sa ikatlong option, maaaring magmungkahi ang mga paaralan ng iba pang estratehiya pagdating sa alokasyon ng oras sa mga asignatura. Ngunit nagtakda si Education Secretary Sonny Angara na ang pangunahing patakaran kung saan ang learning contact time ay hindi dapat mas mababa sa 5 oras at 30 minuto bawat araw. Ang oras para sa English, Mathematics, Science at GMRC ay hindi dapat mas mababa sa 225 minutes bawat linggo. Samantala ang TLE, MAPE, Araling Panlipunan at Filipino ay hindi dapat mas mababa sa 200 minutes bawat linggo. Panghuli, ang homeroom ay hindi dapat mas mababa sa 45 minuto bawat linggo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang nakikitang problema sa ngayon ng Department of Finance sa paglalabas ng balikbayan boxes sa Bureau of Customs ngayong pagpasok ng holiday season. Ayon kay DOF Secretary Ralph Recto, sa oras na pumasok sa bansa ang balikbayan boxes, titiyakin agad itong makararating sa mga pamilya. Inaasahan na bago ang Desyembre ay dadagsa ang pagpapadala ng balikbayan boxes ng mga overseas Filipinos sa kanilang mga pamilya. Basta dumating support, trade facilitation tayo dito, and for sure we will get all those cargos out. So that's an assurance to the families yes, here definitely. Na matatanggap nila in time. Definitely. Nagkaroon ng coordination meeting ang private consortium na may hawak ng operation ng NAIA at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon sa CAAP, ilan sa mga inaasahang pagbabago sa paliparan ang improvement sa mga taxiway, weather and lightning systems, at air traffic control. Inamin naman ng CAAP na may nangyayaring exodus ng mga air traffic controller dahil sa mas malaking pasahod sa ibang bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa ngayon, medyo over
capacity tayo, pero kung masusuportahan yung needs, lalo na especially yung air traffic controller natin, madadagdagan, tataas talaga yung slotting na tinatawag. Nasa 41 flights kada oras ang kasalukuyang capacity ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Isa sa kasunduan sa concession agreement ng gobyerno at ng private consortium ay itaas ang capacity nito sa 48 flights per hour. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesperson Eric Apolonio, malaki ang posibilidad na magawa ito ng pribadong sektor na may hawak ngayon ng operation at maintenance ng paliparan. Given yung pinag-usapan nila, kung masusunod yun, achievable yan. Wala namang ano, dahil sa ibang airport nga, one flight every minute. So that means 60 flights an hour. Ito ang kiniim natin, 48 lang. Nitong September 19, nagkaroon ng coordination meeting ang CAAP at ang New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ilan sa mga improvement na gagawin sa paliparan ang taxiway, weather and lightning systems at ang air traffic control facilities. Ayon kay Apolonio, ang pagdadagdag sa taxiway ay makakatulong para maitaas ang capacity ng NAIA. Ang taxiway ang iniikutan ng mga eroplano bago sila lumipad, kaya kung mas marami ito, mas mabilis ang magiging movement sa paliparan. So yung taxiway na tinatawag, yan yung pilahan eh. Kung malayo yung ikutan mo, malaking oras ang kinakain. Samantala kung malapit lang at nag-improve, tuloy-tuloy yung take-off or landing ng mga aircraft. Sa weather and lightning system naman, naunang sinabi ng Manila International Airport Authority o MIAA na mas magiging mabilis ang pag-abiso kapag masama ang lagay ng panahon. Habang sa air traffic control naman, kabilang ang pagdadagdag ng mga pasilidad at mga computer na ginagamit. Ang air traffic control ang nagbibigay ng direksyon sa mga eroplano. Sa ngayon anya, nababawasan ang mga air traffic controllers dahil sa baba ng kinikita kumpara sa ibang bansa. Kaya ang pagpasok ng public-private partnership sa NAIA ay inaasahang magpapabago ng takbo nito dahil posibleng maitaas ang kanilang income. Ngayon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na exodus ng mga air traffic controller kasi unang-una, hindi naman natin ma-match yung tinatawag na salary scale. Sa ibang bansa dito, maximum about 70,000 lang ang nakukuha ng ating mga air traffic controller, whereas, let's say, sa Qatar, 250,000 a month. Ayon sa CAAP, kapag naisagawa ang lahat ng mga improvement na ito, malaki ang maitutulong nito para sa pagpapaalwan ng biyahe ng mga pasahero. Inaasahang maitataas sa 60 million passenger kada taon ang capacity ng NAIA mula sa 30 million passenger kada taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 200 bahay ang natuklasan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC na nakatayo sa ibabaw ng fault line sa Davao City. Ayon sa PHIVOLC, mapanganib ito dahil malamang ay mawasak ang mga estrukturang ito kung gagalaw ang mga fault line at magkaroon ng lindol. Kaugnay nito, minarkahan na ng PHIVOLC ang ilang bahagi ng fault line sa lungsod para magsilbing babala sa publiko. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang recommendation kasi namin, walang tao dapat, walang bahay, walang habitation on top of an active fault. Kung nandoon sila on top of an active fault, then either they have to move away. Nakapatong sa aktibong fault line ang maraming residential areas sa Davao City. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, mayroong 5 active fault lines sa Davao City. Ito ay ang Tamugan Fault, Lacson Fault, Dacudao Fault, Pangyan Biao Esquel Fault at New Carmen Fault. Kapag gumalaw ito, maaari itong mag-generate ng malakas na lindol na aabot sa mahigit magnitude 6. Dito sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City, nasa 200 bahay ang tinamaan ng fault line. Ito yung mga lubang maapektuhan sakaling magkaroon ng lindol.
Ayon sa FIVOX, kailangang panatiling bakante ang mga lugar na dinadaanan ng fault line, pati na ang buffer zone nito na may sukat na 5 metro sa kaliwa at kanang bahagi. Malaki ang posibilidad na mawasak ang anumang istruktura kapag gumalaw ang fault. Bilang babala naman sa publiko, binaybay ng FIVOX ang fault line at nilagyan ng temporary markings ang ilang bahagi nito sa Barangay Riverside. Mamarkahan din ang fault lines sa Barangay Tamugan, Kalinan, Los Amigos, Bangkas Heights, Tugbok, Sirawan at Binugaw. Ayon naman sa ilang residente, handa silang sumunod sakaling palipatin sila sa ibang lugar para makaiwas sa sakuna. Kung unsa ingon sa barangay sa mua, magdepende lang mi sa barangay kay kuan pa baya diri no bali sa government pa ba ini nga yuta. Oo. Magdepende lang gyud mi unsa ilang ingon. Siguro wadto mi sa mga igsoon naman sa ila didto banda. Dito na lang siguro may, kung may tabo manggaling simbako. Kaugnay nito, pinapayuhan ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na huwag papayagan ang pagtatayo ng anumang istruktura sa ibabaw o malapit sa fold. Kung may nakatayong gusali malapit sa buffer zone, dapat matibay ito at hindi basta babagsak kapag nauga ang lupa. Mag-inamdan mo jud ang tibuok, dili lang siguro ang katong naigo sa fault line, kundi ang tibuok Barangay Riverside, mag-inamdan mo sa maong maabot nga panghitabo nga dili jud nato ang mga likayan. Nagsagawa rin ng FIVOX ng information drive sa mga apektadong residente tungkol sa panganib kapag gumalaw ang fault line at kung ano ang dapat gawin sakaling lumindol. Hinimok rin ng mga residente na magsagawa ng earthquake drill upang handa sila at hindi mataranta kapag biglang nayanig ang lupa. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagaman pinayagan ng makauwi sa kani-kanilang tahanan ang mga residenteng inilikas na nasa 6-kilometer permanent danger zone ng Mount Canlaon, umiiral pa rin ang curfew hours sa Canlaon City. Inihikayat naman ng FIVOX ang bawat lokal na pamahalaan sa Negros Island na tutukan ang pagsasagawa ng public awareness para bigyang diin ang panganib na pwedeng idulot sa publiko kung pumutok ang bulkan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Mayang gabi, Gladys. Kumusta ang sitwasyon dyan? Hindi na ba mataas ang aktibidad ng Bulkan Canlaon kaya pinayagan na yung mga residente na umuwi sa kanilang mga tahanan? June ngayong araw dito sa Canlaon City ay nakaranas tayo ng ilang mga pag-ulan. Though hindi ito kagaya sa mga nagdaang araw o ilang weeks na nagdaan na talagang malakas na nagresulta ng ilang landslide at paglikas ng ilang residente. And as to the activity naman ng Bulkang Canlaon, ay may ilang lugar dito sa Canlaon City na talagang abot ng sulfuric odor. Though hindi naman isang barangay lang dahil kumbaga palipat-lipat ito June, depende sa direksyon ng hangin. Kaya andyan ang paalala ng lokal na pamahalaan ng pagsusuot ng face mask. Dahil sa pakiusap ng mga residenteng inilikas bunsod ng aktibidad ng Bulkan Canlaon dito sa Canlaon City, nitong linggo lang ay pinayagan na ang mga itong makauwi sa kani-kanilang tahanan upang kahit papaano ay muling makabalik sa kanilang normal na pamumuhay. Ayon kay City Mayor Jose Trabasco Cardenas, isang waiver ang pinirmahan muna ng mga residente bago mag-decamp. Yes, we allow them to go back in their respective houses to somehow start again on their livelihood for their families. It is really on their request. They are requesting that their livelihood will be at stake if they continue to stay on the evacuation center. And we do understand that, no, because what the government can assure them is on their food on the day-to-day basis, but on their other basic needs, no, we cannot provide it. Sa kabila nito, nananatili ang pagpapatupad ng curfew sa mga miners sa lungsod dahil patuloy pa rin ang aktibidad ng bulkan. Ang curfew ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sakop ng curfew ang mga menor de edad maliban na lamang ang mga kabataan na may kasamang magulang o mayroong opisyal na lakad gaya ng school at community event o kaya ay mga emergency. Ayon kay Mayor Cardenas, sa pagpapatupad nito ay maiiwasan ang mga delay sa pagsasagawa ng event. Ito ay pagawa ng mga kasiyahan o gathering
gaya ng mga piyesta na maaari ring pagmulan ng delay sa oras ng paglika. Now, we discourage celebration of fiesta in the respective issues with sitios within Mount Canlaon. So, disco and of course tari-tari are not being allowed, mm-hmm, no, on that area. We only allowed sports activities, mm-hmm, and also of course celebration of masses and celebration of worship, no, to other Christian churches. But we really discourage, no, the fiesta such as the disco and other non-religious activities within the foot of Mount Canlaon. Tuloy ang panawagan ng PVOX na maging alerto dahil andyan pa rin ang posibilidad ng magnetic eruption at isa ang Canlaon City sa mga lungsod na maapektuhan ng pagsabog. Payo ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan na tutukan ang pagsasagawa ng public awareness upang ipaalam sa publiko ang panganib na dala ng pagsabog ng vulkan at ang mga paghahandang dapat gawin upang maging ligtas. June, ayon nga sa PVOX, ang aktibidad ng vulkan ay isang bagay na dapat seryosohin at paghandaan ng publiko. Yan muna ang ating update mula rito sa Canlaon City. Balik tayo dyan, June. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Yun, doon pala sa Davao City, kanina yung inuulat ni Ilalain, ano? 200 bahay, doon sa isang barangay pa lang yun, ano, na nasa, nakatayo sa ibabaw ng fault line. Mm-hmm. Alam mo ba, hindi lang naman sa Davao yun, dito, lalo sa Metro Manila. Ako, pagka bumabiyahe ko araw-araw, talaga manalangin tayo bago umalis ng bahay, pagkagising at pagbago matulog. Talaga, totoo yun. Kasi, pag nakita mo sa, tawag na sa PVOX, fault finder, yes, merong mga, alam mo, merong mga, ang tawag doon, dinadaanan ng tao. Hindi. Overpass. Ah, oo. Footbridge, di ba? May mga ganun na sa mismong, ano, ibabaw ng, ano, ng fault line. May mga ganun talaga, totoo. Tsaka dito sa Metro Manila, may mga high-end subdivisions na talagang malapit or nasa may fault line. Ang dumadaan ako araw-araw doon. Alam mo, doon sa area yon. Oo, kaya tsaka doon siguro sa mga developers. Correct. Din, no? Sana kung kayo po ay magtatayo ng anumang property or magde-develop ng anumang lugar, pag-aralan nyo mabuti. Tsaka maging transparent. Correct. Kayo doon sa inyong mga ano, sa inyong mga buyers. Kasi talagang delikado yan. Correct. Hindi, yung iba kasi talaga, matagal ng panahon, hindi nila siguro alam ng developer. Yung dito sa Metro Manila lalo, no? Kasi wala pa namang technology nung araw na makikita kung may fault line ba dyan. Project Nova, magandang ano yan. Oo, maganda. Tapos, at hindi lang subdivision, may mga ngayon, mga high-rise condominium, yung kalsada mismo, ano doon yung fault line. Tapos yung flyover, pero alam ko flyover, ganun malapit eh. Malapit. Ayoko lang sabihin, baka naman magamba yung mga tao. Pero maganda, tingnan niyo po doon sa fault finder po na PVOX, makikita nyo doon. Tingnan nyo yung lugar ninyo kung malapit ba ito sa fault line. Mas maganda. At saka dapat laging ano, handa. Handa, correct. Ayan. Ito na po ang atin pong mga kausi ngayong araw po ng Martes po, hindi Marites, Martes. Shout out po kay na Johnny Dapugo, kay Herman Ginsaya at Markinik Kayabyab. Salamat po sa panonood. Sa inyo rin, Jeff Cultivo, Celeste Cortina at Derek Joselito Pasyon Valdez. Ang ganda ng pangalan. Alam ko, Derek Lito na eh. Si Derek Lito. Si Derek Lito ba yan? Hindi. Hindi. Nakala ko siya yan. Hindi. Lito di Guzman yun. Ah, di Guzman pa siya. Eh, kasi pwede. Pero yun talaga yung pangalan niya. Derek Joselito. Maraming salamat po sa panonood. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan
mula sa aklat ng Kawikaan 11:2 na nagsasabi, "Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksi. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.